Magandang gabi po. Sasama-sama po nating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo at Cristina Pascua, Emmy Reyes, Guadalquivir, KJ's Home Baked Delights, Baby, Boy Valenzuela, Larry De La Cruz, Juliet Herrera, Pamilya Acma Palacios at Altura, at ni Guillorma Montesilio. Para sa natatanging kahilingan ni na Janet Reyes, Noreline Nepales at Guillorma Montesilio. Para sa kagalingan ni na Adela at Virgilio Muto. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Mia Lee, Sofia Briana, Ronald Rogelio, Lino, Julio, Agripino, Helen, Cornelio Sr., Zacarias, Juana, Josefa, Pedro Sr., Milagros, Rosario, Gregorio, Salvacion, Teresa, Edmark, John, Alicia, Victor, Maria, Susan, Eugenio, Preciosima, Christine, Severina, at Antonina, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din po man nakalista sa aming perpetual mass card. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano kagindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod-bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Nawa'y gabayan kami ng iyong espiritu na tumugo na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat ang tatatanging kahilingan
ng mga sumusunod at ng kanikanilang pamilya, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Maria Teresa M. Torres, Alan Joseph Pulido, Mary Jamie Pauline Bartolome, El Malagwador, Adriano Santos, Pablito at Josie Mendoza, Jerry Feni Victoriano, Rafael Flor Odette Vet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Losario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nery Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Villacrucis, Vidal at Marieta Querol, Aida F. Resurrection, Mila Di Godong, Cesar at Lunita Nicolas, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Indi ng EDB Community, Reverend Father Piro Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanikanilang pamilya, mga kasapi ng Naisip Kunong Buso, Lichal Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Dawa, Mikawayan, Nomar Jobel de Silva, Nona P. Santos, Marie Lourdes Ong, Jody Tiana Marfil, Dina Saavedra, Victoria Divina MC, Camila Saro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Imi Isma, Emilita de la Cruz, Jen Tamani, Dr. Marat Marie Tolentino, June at Doris Pilehera, Bernard at Enedil Guzman, Susan Dumaday, Denny Rinbunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kabininang pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Lorna Santos, Ruben Aguirre, Reggie Garcia, Marian Enriquez, Joseph Ace at Samuel Ingal, Franny Buwan, Andy Torres, Muhammad Adam, Aurelia Cooper, Renante Sabihon, Rufa Sandoval, Diosa Salangsang, Edgardo Francisco Jr., para sa kaarawan ni na Matt Junel Baydon, Alan Anthony Alcuino, Lourdes Manzano, Let De La Cruz, Crispy Martinez, Jan Michael Paraon, Dennis Bandal, Cruel Correa, Christina Junio, Leilani P. Rivera, Sia Batan, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo Celedonia, Bibiana Hill, Sila Isabela, Leticia Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Dean Poloy, Maura Roman Andres Epifania, Domingo Maximina, Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Jose Chudora, Justin Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, at lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako'y aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin niyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo,
at ngayon luhang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinyo-Diyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang bayaman na may isang katiwala. Sinumbong sa kanya na nililustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba ito'y naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buong pangangasiwa mo sa aking ari-arian, sapagat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili, aalisin ako na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa, ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko lang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sanda ang tapayang langis ko. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, sanda ang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuang ipinamalas nito, sapagat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating napakinggan, pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagiging matalino sa ating mga gawain at pagiging mapamaraan. Subalit mga kapatid, sa ating pumabuting balita, ang pinuri ng ating Panginoon ay hindi yung ginawa na pandaraya ng masama na katiwala, sapagkat yung katiwala na ito, naging masama ang kanyang paglilingkod, naging masama ang kanyang gawi patungo sa kanyang Panginoon. Subalit mga kapatid, ipinapahayag sa atin, yung katiwala na ito kahit na gano'ng kasama,
matalino sa kanyang pamamaraan, sapagkat ayaw niya na siya ay magpalimos, ayaw niya na siya magbungkal ng lupa kapag siya ay tinanggal na ng kanyang Panginoon doon sa kanyang trabaho. Kaya nga po yung katiwala na ito, pag pinagsulit siya, tiyak na masisisanti siya. Subalit ano ang ginawa ng katiwala na ito? Gumawa siya ng paraan upang yung mga tao na may utang sa kanyang Panginoon ay magawa niya ng mabuti, para nang sa gayon pagdating ng panahon, sila naman ang gumawa sa kanya ng mabuti, sapagat sa kanyang pagpapatawad o pagbabawas ng mga utang ng mga tao na ito, nagagawan niya ng paraan na yung mga tao na ito magkaroon ng utang na loob para sa kanya. Kaya nga yung utang na loob na ito ang kanyang gagamitin, para nang sa gayon, pag siya naman ang nangailangan, mayroong mga tao na pwede niyang malapitan, mayroong mga tao na po pwede na magmagandang loob para sa kanya. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pumabuting balita, ang sabi ng ating Panginoon, pinuri ng ating Panginoon ang katalinuhan ng magdaraya na katiwala, sapagat ang mga makasanlibutan ay di hamak na mas matatalino at mas magaling gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Hindi naman ibig sabihin ng ating Panginoon ay ayaw na ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay maging makadiyos, na ayaw na ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay maging mabait, maging mabuti sa ating pamumuhay. Ang pinuri lamang ng ating Panginoon, yung diskarte ng magdaraya na katiwala nito. Ayaw ng Panginoon na may nandaraya, ayaw ng Panginoon na tayong lahat ay maging masama, maging katulad ng magdaraya na ito. Subalit mga kapatid, ang sabi lamang sa atin, kung tayo man ay makadiyos, tayo naman ay tinuturuan ng ating Panginoon at kanyang inaanyayahan na sana maging matalino tayo sa ating pamamaraan. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, sa kasalukuyan, kapag ka po tayo ay nagbubukas ng social media, napakarami po na kumakalat na napakadami ang naniniwala. At ano po yung mga pinapakalat na ito? Magpakalat ka lang ng konti na fake news, napakarami na ang maniniwala. How much more kapag ka yung social media binabahana ng napakaraming fake news? Kaya nga ang sabi sa atin, ulit-ulitin mo lang ang kasinungalingan. Yung ibang mga tao, aariin na nila na ito ay katotohanan. Kaya nga po kumisan, hindi natin malaman alin ba rito talaga ang totoo, alin ba rito talaga ang hindi totoo. Kaya nga po yung iba, nagagamit yung social media sa masama na pamamaraan. Subalit may kabilang mukha po ito. Kung nagagamit ito sa masama, pwede rin natin itong gamitin ayon sa kabutihan. Kaya nga po maraming mga tao ngayon nagpapahayag ng kanilang mga opinyon o kaya naman ay ng kanilang mga aral na itinuturo patungkol sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pong social media. Alam po ninyo mga kapatid, nung araw, yung pong ating Biblia, yan po ay sulat kamay lamang. Kaya pinagsama-sama mula po doon sa mga dinikdik na mga balat ng halaman na tinatawag na papyrus o kaya naman ay nasulat sa iba't ibang uri ng ginagamit na parang papel nung araw. Kaya nga po, wala pa po yung kabanata, wala pa po yung bersikulo, walang chapters and verses. Pinagsama-sama, inayos ng ating simbahan. Pati po yung mga aklat na iba't iba, pinagsama-sama, at ito ang tinatawag natin ngayon na banal na kasulatan o Biblia. Ang simbahan po na Katoliko ang nag-ayos po dito. Ang simbahang Katoliko po ang namili sa dinami-dami ng mga isinulat noong araw, alin baroon ang tunay na sinulat ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga kilala na mga tao noong araw na may kaugnayan sa ating Panginoon. Alin ba rito yung nauukol sa tamang aral at inihiwalay nila yung mga sinulat na mali ang kanilang ipinapangaral. Kaya nga po pinagsama-sama, pero mga kapatid, matapos ang ilang pong panahon, ano po ang nangyari? Nung naimbento yung printing press, mas naging madali yung pag-iimprenta ng mga Biblia. Subalit yung mga Biblia na ito, napakamamahal ng ginagamit na materyales, sapagat hindi naman po kagaya ng makinarya na meron tayo sa kasalukuyan. Hindi naman po kagaya ng papel na madali pong i-manufacture sa kasalukuyan. Kaya po nung dati, talaga namang mahirap ang magkaroon ng sipi ng Biblia, sapagat unang-una, kukunti lamang ang printing press. Pangalawa, mahal magpa-print ng mga libro. At pangatlo, ay talaga namang pinag-iisipan
may pinagaganda yung pagkakagawa ng mga aklat ng mga Biblia nung araw. Kaya po kukonti lamang ang sipi. Kaya po nung dati, mga kapatid, may mga Biblia nasa simbahan at meron din mga Biblia na doon sa may lansangan. Pero kung mapapansin po natin, ayon sa ating kasaysayan, may mga Biblia na nakalagay nga sa lansangan pero ito naman ay nasa loob ng parang isang hawla. At anong ibig sabihin noon? Sapagat yung Biblia, pinapangaral na dapat basahin ng lahat. Pero dahil kakaunti lamang ang sipi nito, kaya po yung Biblia inilalagay sa parang isang hawla para nang sa gayon ang kamay mo ay maipapasok mo para nang sa gayon makapagbasa ka, mabuklat mo ang mga pahina ng Biblia. Pero yung Biblia mismo, hindi mo maiuwi sa inyong tahanan. Sapagat meron pang iba na po pwedeng makabasa nito, meron pang iba na nangangailangan ng salita ng Diyos. Sapagat yung mga Biblia na nasa lansangan, ito ay hindi pag-aari ng iisang tao labang. Ito ay para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po ginaganyak, lahat ay magbasa ng Biblia. Kaya nga po mahirap nung araw na magkaroon ng sariling sipi. Kaya po hindi totoo yung ibinibintang sa atin na yung Biblia ayaw ipabasa sa mga kapwa Kristiyano-Katoliko. Sa katunayan, lahat nga po ginaganyak magbasa ng Biblia. Dangan nga lamang, makita po natin sa kasaysayan nung araw, sadyang kakaunti ang imprenta na Biblia sapagat sadyang kakaunti ang talagang sipi ng Biblia na meron tayo sapagat mahal magpagawa ng Biblia nung araw. Mahal magpaimprenta at kakaunti lamang ang nag-iimprenta nito. Subalit mga kapatid, dumating yung pagkakataon, mas dumami na yung mga nag-iimprenta. Mas naging moderno na ang paggawa ng papel. Mas naging moderno na yung paggawa ng libro. Kaya nga po yung mga Biblia, mas napadami ang pag-iimprenta at mas naging mura. Kaya nga po ang balak nung araw, ang bawat tahanan sana may tigitigis ang sipi ng Biblia para lang sa gayon nakapagbabasa tayo ng ukol sa salita ng Diyos. Kaya nga po, nung kumalat yung pag-iimprenta ng mga libro nung araw, hindi nagpahuli ang simbahan. Kalinsabay ng pag-iimprenta ng ibang mga libro nang nilalaman ay iba't iba ang bahagi, kasama na rito ang ginawa ng simbahan na pagpapaimprenta sa Biblia na naglalaman ng salita ng Diyos. Kaya nga po hindi nagpahuli ang ating simbahan. Subalit mga kapatid, sa kasalukuyan, hindi lamang tayo nakasalalay sa libro. Ngayon po, napakarami na online na mababasa, online na mapapakinggan, online na mapapanood. Kaya nga po kahit ngayong pandemya, kahit po yung pag-aaral ng mga bata, online na din. Kaya nga po kapag ka po nasa ibang lugar, nagagawa pa rin na maabot yung pag-aaral na ito. Nagagawa pa rin na kahit walang module na printed, may online na meron namang soft copy na nandoon sa online. Kaya nga po, madaling ma-i-access basta't merong kalang gamit, basta't merong kalang internet. Kaya nga po dito sa Pilipinas, nagkakagulo lang naman tayo at nahihirapan kasi hindi lahat ng mga bata, hindi lahat ng pamilya makaka-afford ng ginagamit na tablet, computer o kaya ay cellphone. Hindi lahat ay merong mabilis na internet, hindi lahat nakakapagbayad o makapagbabayad o makatutustos sa buwanan na renta o kaya naman ay kahit prepaid na pambayad sa internet. Pero kung lahat lamang tayo ay merong gamit, kung lahat lamang tayo merong pambayad, kung dito lamang sa Pilipinas ay hindi simbagal ng pagong yung internet, di sinsana mas madali para sa bawat isa sa atin yung maka-access ng anumang knowledge, ng anumang karunungan mula sa internet. Pero mga kapatid, sa kasalukuyan, kung papaanong madali ang mag-access sa internet ng mga bagay na mabuti, marami rin sa internet ang dapat nating pag-ingatan. Sapagat nakalagay din po sa ating internet, sa ating pong social media marahil,
ay yung mga bagay na hindi naman maganda, yung mga bagay na kasinungalingan, yung mga bagay na naninira sa kanilang kapwa, yung mga bagay na nandoloko sa kanilang kapwa. Kaya nga po, marami ang gumagawa ng masama sapagat marami ang naluloko. Marami ang naluloko sapagat yung mga manluloko, habang tumatagal, nagiging mas matalino, mas nagiging bihasa sa kanilang panluloko. Kaya isipin na lamang natin, kung ang mga tao na ito nagiging matalino sa ganitong bagay, tayo rin ay tinatawagan maging matalino sa ating pamamaraan sa paggawa at pagpapakalat ng kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kahit wala kang CP ng Biblia na hard copy o printed sa inyong bahay, magbukas ka lang ng internet, anumang bahagi ng salita ng Diyos, mabubuklat mo na. Anumang bahagi ng pagpapaliwanag ukol sa salita ng Diyos, mamimili ka lang ng tamang pagpapaliwanag, makikita mo na. Bakit? Sapagat magpanggang ngayon, hindi pa rin nagpapahuli ang ating simbahan. Kung ito ang ginagamit ngayon na platform ng pagpaparating sa mga tao ng mensahe o kaya ay ng mga pabalita, ito rin ang ginagamit ng ating simbahan upang nang sa gayon ihatid sa bawat isa sa atin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan sa bawat tahanan, ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Noong araw hindi mo iisipin yung pong Santo Papa, nakikita lang natin o naririnig sa radyo, nakikita lang natin sa telebisyon. Pero ngayon, yung pati Santo Papa, active sa Twitter, active sa social media, active po sa Facebook, active po sa iba't ibang platforms. Bakit? Sapagkat ginagamit ang lahat ng ito para marating ang mga tao, madali na marating ang mensahe para sa mga tao. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi sa atin, maging matalino. Bagamat hindi pa tayo kasing husay ng mga mandaraya sa kasalukuyan na gumagamit ng social media, pero sa isang banda, unti-unti nagsisimula na tayo na gamitin ang mga platforms na ito para nang sa gayon maikalat natin ang salita ng Diyos. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kung nung araw na dumating sa atin yung pandemya na ito, pagkatapos ay wala tayong ginagamit na social media, baka kapag ka po ipinagpaliban yung mga misa ng sama-sama in public, ay baka po talagang wala nang makarating sa pagdiriwang ng banal na misa. Baka wala nang maka-access sa pagdiriwang ng banal na misa. Pero ngayon po, mga kapatid, kahit may pandemic, hindi man perpektong perpekto ang pakikisa ng mga taong nasa bahay, pero ngayon, nakakapakinig na sila, nakakapanood na sila ng pagdiriwang ng banal na misa. Hindi man perpekto sapagat ang nangyayari ay spiritual communion lamang sa mga hindi naman nakararating sa simbahan sapagat hindi naman talaga nakatatanggap ng aktwal ng katawan ng ating Panginoon sa pamagitan ng sa yugto ng pakikinabang o pagtanggap ng banal na komunyon. Pero sa isang banda, kahit papano, hindi sila nawawalan ng pag-asa na sila rin ay makipag-participate gaano man ito ka-imperfect sa pagdiriwang ng banal na misa sa pamagitan ng ating pong social media. Kaya po ngayon mga kapatid, sa mga karamihan sa mga parokya, nag-o-online mass, nag-pe-Facebook live. Bakit? Sapagat sa gayong paraan, hindi man magkasama-sama ng piskal, hindi man magkasama-sama ng aktwal, pero yung mga tao po pwede pa rin mag-participate kahit na kaunti, kahit na gaano ka-imperfect sa pagdiriwang na ito patungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po, unti-unti, namumulat ang ating sarili. Hindi lamang ginagamit ang social media para sa ating sariling kaluguran. Hindi lamang ginagamit ang social media para nang sa gayon makapanira tayo sa ating kapwa. Kundi tayo ginaganyak ng ating Panginoon, gamitin din natin ang social media na ito, gamitin natin ang makabagong pamamaraan, makabagong mga gamit, moderno na mga kagamitan, para nang sa gayon, makapagpakalat tayo ng kabutihan, makapaghatid pa rin tayo ng mensahe ng Panginoon sa bawat tahanan, sa bawat tao sa ating paligid. At maipahayag pa rin natin ang aral at turo ng ating Panginoon. Maiparating pa rin natin ang mabuting balita sa bawat isa na nandoon sa loob ng kalilang tahanan. Kaya nga po mga kapatid, unti-unti tayo ginaganyak ng ating Panginoon. Sana maging matalino tayo sa ating pamamaraan, sa ating paggamit ng mga bagay-bagay sa ating paligid, nang sa gayon
ang mga bagay nito sa halip na magamit sa masama, magamit natin sa kabutihan at maputol natin ang pag-idog ng kasamaan, ang pag-idog ng kasinungalingan, ang pag-inom ng kasalanan sa ating paligid sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga ito ayon sa ninanasa, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At sa gayong paraan, mapuputol nga natin ang pag-idog ng kasamaan kapag ang kabutihan ang ating pinalutang sa ating bawat ginagawa at sa ating mga ginagamit ng mga modernong kagamitan sa ating paligid. Kaya nga po mga kapatid, ginaganyak tayo ng ating Panginoon na sana ang salita ng ating Panginoon ay maihatid natin sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga nauuhaw sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa bawat isang tao na nangangailangan ng pagtugon, nangangailangan ng pagdinig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga aral na kanilang mababasa, maririnig o kaya naman ay mapapanood. Kaya nga po ginaganyak tayo mga kapatid bilang hamon na sana kapag ka po tayo ay may Facebook, kapag tayo po ay may Twitter account, kapag ka po tayo may iba't iba pang form ng social media, sa halip na yung puro mukha lang natin yung maipakita natin doon, why not mag-post tayo ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos? Why not mag-post tayo ng mga bagay na may kinalaman sa salita ng Diyos? Why not mag-post tayo at mag-share ng mga bagay na may kinalaman sa pagdiriwang natin na banal ukol sa ating Panginoon? Nang sa gayon, mas marami pa yung maabot natin. Kaya nga po, salit mag-share tayo ng mga fake news, ang i-share natin yung mabuting balita, ang i-share natin yung good news, ang i-share natin yung salita ng Panginoon, ang i-share natin ay ukol sa ating Panginoon. At sa gayong paraan, hindi tayo nagiging magdaraya na katiwala, kundi tayo ay nagiging totoo na katiwala ng ating Panginoon. Sapagkat ang pinagkakatiwala sa atin, hindi lamang ang kayamanang makalupa, ang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon, yung mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kaligtasan pagdating ng panahon. At ito ay yung mga bagay na maka-espiritual, ito ay yung mga bagay na patungkol sa ating Panginoon. Kaya sana, mga kapatid, maging mapanagutan tayo, maging responsable tayo na mga katiwala ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapangalaga sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Sa bawat panambita ng ating pinitutugon, Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakotuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, ang paghahain namin ito'y maging dalisay nawa at maging banal at pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalugod mong sa kanya'y pagbaguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at pagdinggap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung ihain niya ang sarili niyang nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ay lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talaga magkakamit ng iyong buhay at biyaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang luhom mo dito sa lupa
para ng salangin. Igyan mo kami ngayon ng naming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, idikta sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, San Pedro Apostol, manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, magkaroonwa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagkikinabang upang sa aming pagsasalo'y maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palapakan natin ang ating Panginoon. Sorry.